Hello mga kabayan, latest news sa Hong Kong. Nasa number one slot si Jaime Marcos. And then sumusunod sa kanya si Glenn Chung. Yan yung number one and two slots sa aking listahan sa, as a senator. Kung yan ang trending, yan din po magiging trending sa national election. Subalit, mayroong hindi magandang balita. Nakakadaya na naman. As usual, gumagalaw na naman yung mga yellow oligarch. Mga kampon ng mga demonyo. Sa Hong Kong, isang OFW, bumoto na 12 kompleto. Subalit, nung ipinasok sa BCM, yung boto niya naging zero. Bakit? Kasi nga, 13 yung lumabas. Ibig sabihin, nadagdagan ng isa. O, pag 13, ibig sabihin, this, hindi i-honor o hindi ko consider po ng BCM. Kailangan 12 lang. So, bakit ginawa yun? Marahil yung mga binoto niya is hindi po accepted sa COMELEC. Ayaw nila yung mga binoto niya. Maaring andun sila Glenn Chung, andun si Amy Marcos, andun si Larry Gadon, andun si Go, andun sila sila Apwang, no? Yung mga bagong mukha. Ayaw nila siguro na ganun. Kasi nila 8 diretsyo. Yung mga trapo, tula ni Rebilla, ni Estrada, ni Enrile, ayaw, yun ang gusto nila, no? So, hindi lang sa Hong Kong nangyari yan. Sa Italy, sa UK, sa Singapore, Saudi Arabia, pumalpak daw yung mga BCM. Lintik yan. Ang tagal ng preparation, pumalpak na naman. Tagampalpak yan. Kasi nga, yung nakaprogram dyan siguro sa mga machine na yan is hindi niya kagusto yung mga binoto ng mga Pilipino. Ayaw nila kay Marcos, ayaw lang kay Gadon, ayaw nila kay Glenn Chung. Kasi yan yung mga talagang lalabas eh. Kaya as usual, dayaan na naman. Kahit naman daya kayo mga yellow oligarch, hindi lalabas yung 8 diretsyo nyo. Sa inidoro yan. Babaksak. Okay, folks. Yan lang pong update sa aking channel. Thank you very much for watching.